So yo, what's up mga backyard? Welcome back sa aking channel, no? So for today's video guys, nagwa-water change muna ako dito sa aking backyard. Tapos pupunta tayo kay Hendrix Backyard dahil may kukunin ako mga aquarium sa kanya. So iniintay ko lang mapuno ng tubig itong ating mga aquarium. Yan. Tapos kung mapapansin nyo guys, yung ating mga Orando Goldfish na SBST ay kukunti na lang. So napakaraming bumili nung isang araw at ako'y nagpapasalamat dahil kahit tayo'y wala sa bukana ay nadadayo tayo at satisfied naman yung ating mga customer. So maraming salamat po at hindi ko na kayo isa-isahin. So yan na lang yung ating natitirang mga SBST. Tapos yun guys, tong aquarium ni Lighty ay lilinisin ko dahil so matagal ko naman pinaplanong linisin yan guys. So ngayon ko lang talaga balak linisin na dahil itong ating female ay medyo ano na siya, drop tube na. So baka masayang na naman at maghihintay na naman tayo ng 1 month. So tatry ko ng isa lang to guys, itong ating female. Sana'y makabuhay tayo ngayong summer. Ang problema ko kasi guys, yung panglinis ko nitong mga lumot na to ay di pa ako nakakabili. So kasi pag gantong outdoor, ay tong ganto kasing nasisikata ng araw tong outdoor na to ay napakakapal ng lumot. So meron nga pala tayo dyan mga aquatic plants, yan available sa atin yan guys. So ibang iba yung pagka-clear ng tubig pag may mga aquatic plants. Ayan, kitang-kita nyo guys kung ganong kalinaw yung tubig. So dito guys, ayan, mga walang laman yan. So iniintay ko pa yung ating order dahil meron tayong mga order na isda. Tapos tong ating German Blue Ram ay ibabalik na natin kay Sir Frank dahil hindi nga natin ma-breed. So pagkabalik natin sa kanya yon ay lilinisin na natin yung aquarium na yon dahil gagamitin natin yon doon sa ating mga i-display na isda. Tapos meron tayong 10 gallons doon guys, ayan. Kauna-unahang aquarium ko yon, yung 10 gallons na yon, at buhay na buhay pa rin hanggang ngayon, no? Simula nung nag-isda ako. Tapos ayan, meron akong nabiling mga aqua soil. So ano to, bago to guys ha, nabili ko to sa Shopee. So ano to, 5 kilos na aqua soil, ayan. So gagamitin natin yan guys, at nahulog pa nga yung isa, no, sayang. Gagamitin natin yan, hindi ko sure kung ano ilalagay ko, pero ayan, lalagyan natin ng mga shrimp siguro, yung ating mga blue dream, yun yung ilalagay natin doon. Tapos hindi ko nga sure guys kung dito na lang kung magse-set up ng aqua soil sa 20 gallons kasi baka mabitin eh pag yung nagpatubo ako ng mga aquatic plants. So dito ko binabalak eh dito sa isang 20 gallons na to dahil malinaw to. So yun na nga guys, at tapusin ko lang tong pagdadagdag ko ng tubig tapos dadiretso na tayo kay Hendrix Backyard. So let's go. 2000 years later. So yun guys, at ganong kabilis nandito na kay Hendrix Backyard. So ito yung mga kukunin ko aquarium. So ayan si paring Hendrix Backyard at busy sa kanyang pet shop. Tapos nandyan yung ating mga batang subscriber, no? Mga subscriber na rin natin yan, at namigay tayo kanina dito ng maraming sticker doon sa mga bata dito. At i-ano natin tong kanyang mga isda. So ayan yung mga stock niya. So bilisan lang natin guys at iikot lang natin ang ating camera. At nandiyan ang kanyang 100,000 subscriber. So yeah, isto namin to ni Hendrix Backyard para may uuwi ko na. So ito yung pake ko na iuuwi itong ating mga brand new na aquarium. So i-display ko yan doon sa aking backyard. So yan. So peace out sa inyo mga bata. So ayun, at sinisimulan na ni Hendrix Backyard na pagtugma-tugmain yung mga aquarium. So ayan na yung kinuha ko ay 10 gallons, tapos dalawang 5 gallons at isang 2.5 gallons.
So kinakamada na niya nga. Hindi ko sure kung paano yung gagawin niyang diskarte dyan. So panoorin natin guys kung paano yung discarding gagawin namin dyan sa pag ano, kung paano ko may uwi yung mga aquarium niya. So gamit ko lang yung motor ko eh. So ayun nga guys, at nandito na ako sa bahay, no. So ito yung naiuwi ko aquarium. Ang naiuwi ko lang itong aking 2.5 gallons, ayan. At itong aking 10 gallons. So ayun nga guys, at hindi namin mapagkasya dito sa loob yung 5 gallons. At napilitan na lang kami na iwan ko na sa kanya yung dalawang 5 gallons. So okay na rin yan, at meron tayong stock na brand new na aquarium. Tapos guys, ayan, hindi ko pa nga nalilinis yung 50 gallons dahil hindi pa ako nakakabili nung ginagamit kong pampawala ng lumot. So dito ko na lang binread itong ating flower hole, no, na si Lychee, at itong ating napakagandang female. Ayan. So dito na lang sa 20 gallons dahil baka mabitin ako eh. Baka mabitin ako sa araw guys, kasi ngayon ko pa lang pinag-meet itong ating flower hole. So ayan, ganyan lang yung setup ko. May clay pot, tapos may breeding net cage. Ayan. So nabibili lang sa hardware yan, yung kulay green na net cage na yan. At to ay malapit na talaga umitlog itong ating female. So ayan si Lychee, at gandang-ganda tayo dyan. Napakaangas naman ni Lychee, at sana eh, wag mo akong bibiguin sa una mong sabak sa pagbe-breeding. Dahil marami nag-iintay ng breed ng flower horn. So siguro baka hindi ko na ilipat to sa 50 gallons at hindi ko na-adsin yan dyan sa ating 20 gallons. So meron na nga palang kabackyard natin na kumuha nitong ating mga SBSD. No? Maraming salamat Sir Jan, at inubos mo at sinold out mo yung ating mga stock ng mga SBSD. So itong mga ginugroom natin ng mga SBSD guys ay ililipat ko doon sa 75 gallons. So sila naman yung dire-diretsong pag-groom natin doon. So ito yung mga ililipat ko doon sa 75 gallons. So ito yung mga pinapakain natin ng Megalodon feeds. Ayan. So mag-update tayo ulit dyan bago pagka 1 month, at tingin ko yung maganda naman ng result guys. Ayan o, tataba ng ating mga SBSD mga ginugroom. So 15 pieces yan guys, hindi ko sure kung ibebenta natin yan pag tapos ng ating grooming. So mabagal-bagal yung ating grooming kasi pellets lang yung gamit natin. So guys, eto na yung mga binili ni Sir. Ayan, at sinold out niya na nga yung ating mga stock na SBST. So maraming salamat Sir. At yan ay ibabalot ko na at ipapalalambob na natin papunta sa iyo. So ayan na yung naiwan nating gold piece doon sa ating 75 gallons. Tapos bumili si Sir ng isang pirasong air valve, tapos ng 5 meters air hose. Yun. So maraming salamat Sir. So ito na nga, nakabalot na, iniintay ko na lang dumating yung ating Dalamove Rider doon sa labas. So hanggang dito lang muna ng aking video. Maraming salamat po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Baka naman, peace out. Bye-bye!